guys! Welcome to my channel, Bastian and Vicky. Kung bago pa kayo sa aking channel, please don't forget to like and subscribe. Thank you! So ngayon guys, nandito na naman ako sa kitchen. Magluluto ako ng spinach para sa aking spinach pie for tomorrow. Kasi every Thursday, nagpupunta kami dun sa kabilang bahay. So ngayon, magpiprepare na ako nito. So, narito yung aking mga ingredients. Mayroon tayong, tawag nito, mayroon tayong garlic, maggi, chicken maggi kasi wala tayong vegetables, and onion, black pepper, powder. We have here the boiled and frozen spinach. Kasi isa lang yan, may konti kasi sa idagdag ko na lang. And we have oil. Now, mayroon tayong napainit na na kaldero natin. Sorry guys ha. Nakaduster ako kasi gabi na eh. At saka gusto kong ayokong mag-bihis-bihis na. So, yun. Feeling at home. Siyempre, home naman talaga ako. At home naman talaga ako. So, ngayon, maglalagay tayo ng oil. Yan. Konti lang, hindi masyadong marami. Para naman ano. Lulutuin ko siya kasi para bukas, ilalagay ko na lang siya. Uunahin natin siyempre yung onion. Diba guys, nakakapagtaka. Kasi usually, sa ating mga Pinoy, or kahit sino minsan, ano, yung inuuna yung garlic, diba, sa atin. Pero iwan ko, mas gusto kong unahin yung sibuyas kaysa sa garlic. Alam mo kung bakit? Kasi po, pag inuna natin yung garlic, madaling mangingitin yung garlic. Diba? So, lakasan natin ng konti. So, inuuna ko talaga siya ang garlic, ang onion. Isosauté muna natin siya hanggang sa magiging, hanggang sa maluto siya. Mag-isa ako ngayon sa kitchen guys, kaya hindi maingay, walang gulo. At saka pinatay ko rin yung exhaust fan, masyadong maingay kasi. So guys, malapit na maluto yung ating onion. Ilalagay na natin yung ating garlic. Maraming garlic. Siguro 6 cloves of garlic yung binilagay ko. Or 4. Parang ganun. So, isauté lang din natin muna itong ating garlic hanggang sa maluto na rin. Sorry for the ingay-ingay. Maingay talaga siya. Ang amoy. Mabango po siya. Guys, medyo luto-luto na siya or luto na rin siya. So, ngayon, ilalagay natin yung ating maggi. Maggi muna kasi para matunaw siya. Wala tayong ibang ilalagay kasi minsan naglalagay ako ng mushroom. Pero ngayon, hindi ako maglalagay. Hindi ko alam kung anong style na naman yung luto ko nito bukas. Iba-iba kasi minsan mas gusto niya yung isasarado or tatakpan siya ng puff pastry or minsan open lang siya tas ano siya, yun lagyan lang ng cheese, mozzarella cheese sa taas. So ngayon maglalagay muna ako ng black pepper, spicy, manghang-anghang, maganda yung medyo marami-rami, yun naman talaga ang gusto. Yan. So ngayon ilalagay ko na yung ating spinach. Ayan. Ayan guys, yung spinach. Ayan. May tubig siya kasi from the freezer. Pero okay lang yan kasi matutuyo naman yung mamaya. Patutuyuin natin. Huwag natin idami yung kanyang water. Lalagyan pa kasi ito guys ng cream, cheese, and sour cream, and egg.
the same time, lagyan din na itlog. Minix lang siya, natin natin siya. So, di ba? Tunaw na yung kanyang magic. Actually, hindi naman tululutuin ang lulutuin. Patutuyuin lang ng konti. Hanggang sa maanuhan na siya ng kanyang timpla. Matimpla na siya. Yeah. Hindi ba guys? Ganyan siya. Ganyan lang siya. Kasi minsan... Minsan kasi pag nag-video ako, yung rush kasi, rush daw, ano yun? Yung madalian or nagmamadali, kaya minsan yung ano, hindi masyadong, alam mo na, kompleto yung detalye. So, palakasan ko yung apoy para mabilis mawala yung tubig niya. Kasi medyo frozen pa yung iba. Actually, kanina ko pa to siya. Nilabas sa freezer. So, ayan. Hintayin lang muna natin, guys. And then, magpiprepare din ako ng lulutuin ko para mayroon pa akong isang recipe. It is... Ano tawag dito? Chicken pizza a la tortilla. Yun. So, hintayin na lang muna natin, guys, na matuyo itong ating spinach. So guys, luto na po yung ating spinach. Wala na siyang water. Wala na siyang water. So, ito na siya po. Then, so, ang gagawin natin, pinatay ko na siya. Or, ini-off ko na po yung apoy. Then, palalamigin ko na lang at ilalagay sa refrigerator kasi bukas ko pa iluluto. So, yun lang guys. Ngayon guys, magagad-gad na naman tayo ng ating cheese. Ano ito? Kashkawan cheese. Okay, para bukas. Madali na lang, di ba? Hello guys. So ngayon, ito na. Gagawa na tayo ng ating dough. Kasi ilalagay na natin yung ating ano? Do sa Pyrex or sa molding ball natin. Pero bago yan, magpapahid muna tayo ng butter para hindi didikit yung ating pastry mamaya. Kaganyanin ko na lang guys. Kasi ano, ayan. Kasal. Ganyan. Okay. So, ngayon, ilalagay natin ang ating pastry or nagawa nating dough. Ay, karbo. Sorry naman. Ayan. Gaganyanin natin. Ilalagay natin yung ating pastry. So, ngayon guys, ayan na yung ating pastry. Ready na. Ngayon, mag-mix ako ng ating palaman. Ngayon guys, tapos na yung ating dough. Yung ating i-mix natin. Pero bago yan, lalagyan natin yung apat na itlog. Ay, sorry. Apat na egg. Ayan, apat na itlog. Haluin lang natin. Imimix lang natin. Tapos, maglalagay tayo ng cream. Cooking cream.
cooking cream. Cooking cream ba? Liquid cream. Tapos guys, meron tayong cheese dito. I-mix ko yon. Maglalagay ako ng kashkawan. Kasi na-mix na yan, cheddar at saka kashkawan din. Kashkawan. Kashkawan cheese. Tapos, meron tayong mozzarella cheese. Maglalagay din tayo ng mozzarella cheese para mix na diretso. Maglalagay din tayo ng parmesan cheese. Ayan, parmesan cheese. Parmesan cheese. So, ngayon, i-mix lang ito. Pero ma-mix din naman yan siya. Rosin kasi itong iba. Kaya, ano. Ibuhos na natin. Ganun din naman. Ilalagay na natin yung ating cheese dito. Tapos, i-mix natin. Kailangan ilagay na lang lahat yung cream kasi medyo dry siya. Isang cream. Ayan. Ayan guys, paborito talaga nila ito. Buti na lang, open lang siya. Kasi pag hindi open, minsan naglalagay ako ng sour cream. Pero parang kulang yung cheddar cheese ko. Kaya maglalagay ako ng... Dagdagan ko siya ng cheddar. Sana ba yung cheddar ko? Mag-a-add tayo ng cheddar shredded cheese. Cheddar shredded cheese. Ayan. Kasi mas maraming cheese. Mas cheesy, cheesy. Ilagay sa 175 na ano? Ayan. 1. So guys, ito na yung ating ginawa. Itatakip ko to siya. Parang makover lang yung may cheese. So guys, ngayon maglalagay tayo ng itlog na may kape sa ating pie. Para magiging brown siya. Itlog at saka Nescafe para mawala na rin yung lansa ng itlog sa ating Nescafe. Ngayon ready na, ilagay natin sa ating oven ng ating sa baba. So, yun guys. So guys, ito na siya yung ating finished product.